What is going on, guys? So wait lang ha, check lang to ha. Tako lang tayo. Okay. So, dito tayo sa may canon. And heal spell. Oh, may skeleton warrior, so lagyan natin ang Boom! Boom! Skeleton na naman, and then siyempre, kailangan natin yun is poison lang ng poison. Okay. Naghiwalay sila. Shit. Kaya ba? Oh no! Ito. Breaker Boy. Hugs. Oh, mukhang kaya ito. Mukhang kaya. 3-star to. 3-star to. Last heal. Dito. Okay. And then, syempre, baby dragons. 3-star to. Alright. 3-star na 3-star to. Archers na lang tayo. Okay. Dito ko ilalagay yung last na baby dragon. Okay. There you go. Alright. 3-star. Okay. Walang kahirap-hirap. There you go. Wasak ang base. Okay. Perfect. Hi guys. Today I'm gonna be sharing my most effective ways when it comes to maxing out your walls. Effective ways when it comes to farming, looting, or whatever you wanna call it. I'm not saying na ito yung pinakamaganda, pinakang the best way para mag-loot, pero what I'm saying is this is really working for me. So dalawang bagay siya, no? Dalawang paraan. Una is you have to lower your league. Bababa ka ng league level. As you can see, kahit max town hall 10 na ako, yung level ng league ko is nasa gold level 1 lang. Dalawang klase ng base lang yung makikita mo sa league level, sa lower league level na to. No? Una is yung town hall 10, 11, 12, and 13 na dead base. O kumbaga, hindi nakapag-online yung may-ari. So yung mga dead base na to, ito yung mga klase ng base na punong-puno yung mga resources. Yung mga collector, yung mga gold collectors. Sobrang punong-puno siya, umapaw-apaw. Minsan nga, umabot pa ng 1M yung looting square. And then yung pangalawang klase ng base is yung town hall 9 and 8 na active. Pero dahil sa lower town hall levels, you can easily outrun, madali siyang talungin, at madali mong makukuha yung mga loots niya. And then the second way is sumabay ka sa mga events. So as you can see, we have an event right now. We have a witch slap event. O itong event na to is you have to use like witches sa mga multiplayer battles. And dahil event siya, yung witch cost, training cost ng witch is medyo mababa kumpara sa regular price niya. Let's check. As you can see, yung yung witch ngayon is at a discounted rate na 42 dark elixir. So napakamura niya no, guys. So training this is only gonna cost me 1,800 dark elixir and 0 elixir. So wala kang gagastusin when it comes to training units. So madali ka makakapag-loot. So let's try it. Hanap tayo. Let's see kung may maikit tayo rito.
Oh, diba? Town Hall number 9. Dead Base. Hanap pa tayo ng mas maganda. No, hindi yan. Hindi rin yan. Dali lang yan, guys. Promise all. Eto, perfect example. Dead Base na Town Hall level 10. So, actually, mali nga yung spell ko rito eh. Dapat ang ginamit na spell ko rito is skeleton spell instead of bat spell para mas mapuruan sana talaga. So, madali lang. Easy lang to. I-drop mo lang lahat ng witch mo sa isang lugar. At ang gagawin nila is i-spam na napakaraming skeleton warriors. Dapat talaga spell dito is skeleton spell eh, para mas effective. Yun na lang gamitin nyo. Nagkamali lang ako rito eh. So nakikita nyo, napakadali. Inuubos talaga nila yung mga defenses at napaka simple. Kahit anong gawin ng mga defenses nyan, kahit ubusin na nang ubusin yung mga skeletons nyo, yung witch nyo naman magsasama nila eh. So wala, napakadali nito guys. So let's watch. Kita nyo naman, di ba? Kawawa. Makumamata yung Barbarian King ko ah. Nasa unahan ko si Gunggo. Kahit anong kapal ng wall niyan guys, sa dami ng skeletons na yan, sandaling-sandali lang babasagin niya yung mga walls na yan guys, promise. Kahit level 11 na wall pa, nasubukan ko na yun eh. Durog talaga. So again, ang gamitin yung spell dito guys is yung skeleton spell para mas effective siya. Drop ko nga to. Parang hindi kakayanin eh. Dapat parang hindi ko na-drain up yung wrecker. Mukhang kaya naman, sayang. Oo, kaya. See? Very easy guys. Diba? Dapat talaga di ko na-drain up yung rarer, sayang lang yung troops. Okay, so again, mas effective sana kung ang ginamit na spell is skeleton spell kaysa sa bat spell. Diba? Easy! 3 star, 600k, nang walang kahirap-hirap. And then again, hindi ka gumamit ng kahit isang elixir to train your units. Napakadali, diba? Ganun lang kasimple guys. So that's it. 2 steps. Lower the league. At sumabay ka sa mga events. So there you go. I hope I was able to help you out as when it comes to having an idea on what are the options or ways to loot or farm para makapag-wall na mas effective at mas mabilis. Dalawang bagay lang naman yan. Una is yung nga, ibaba mo yung league level mo, and then yung pangalawa is sumabay ka sa mga events like what we have now is yung witch. Well, actually, tatlong steps nga ito eh, yung naisip ko. Yung gold pass, yung pangatlo, which is, siguro gagawa na ako ng panibagong video on the following episodes. And then, if it's worth it ba para bumili ng gold pass or hindi. Abangan nyo na lang yon. And then, so ngayon, pretty much I'm actually just preparing para mag-upgrade ng Town Hall 11. Kita nyo naman, maxed out na lahat. Itong wall, nag-iisang wall na lang to. Hindi ko talaga ina-upgrade yan. Ewan ko, trip ko lang. Iniiwan ko lang talaga siya. So, nag-prepare na lang ako to upgrade. Nag-iip ng resources. Meron akong gold, rune of golds, and then meron akong rune of elix. Basically, yung ginagawa nun is they will max out yung gold storages mo kapag ginamit mo siya. So, nag-iipon ako ng pretty much like almost 25M gold, 25M elix, and then 400k na dark elixir para makapag-upgrade sa Town Hall 11. Thank you for watching, and like and subscribe. Ciao!